Welcome back, Alam! Ngayon ay ating pag-uusapan ang Wealth for Humanity ng mga Marcos. Saan ito nanggaling at nasaan ang patunay kung totoo? Sino ang may tunay na karapatan sa kayamanan para sa mamamayan? At higit sa lahat, magkano ang halaga ng mga gintong ito? Ating alamin at kilalanin sila. Ngunit bago tayo magpatuloy, ka Alam, ay siguraduhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Marcos Gold, ang kayamanang inaasam ng maraming Pilipino na gamitin upang iahon ang buong bansa sa matinding kahirapan. Sobra sa 1,000,000 toneladang ginto na sinasabing mapapasakamay daw ng taong bayan sa tamang panahon. Ayon sa isang dating empleyado ng World Bank, ang napakalaking kayamanan ay nakatago sa Bangko ng Pilipinas at sa ibang bansa, ang tinaguriang Wealth for Humanity. Saan nga ba nanggaling ang Marcos Gold? Ang kontrobersyal na Marcos Gold ay matagal nang pinag-uusapang kadalasan ay pinaghihinalaan, subalit marami ang nasasabik. Dahil sa mahigit sa 1,000,000 tonelada ng ginto, ang pinaniniwala ang pag-aari ng yumaong dating presidente Ferdinand Marcos at sinasabing ipamamana raw ito sa bansang Pilipinas. Maraming kwentong nagkalat patungkol sa nasabing ginto. Mayroong naniniwala na ang mga ito ay mula sa pamilya na mula sa malayong isla. Ayon sa isang ulat noong taong 2006, mayroong 2,000,000 toneladang ginto ang dinala sa Pilipinas mula sa imperyong Mahapahit, kahariang Indiana na nananahan sa isla ng Java sa bansang Indonesia. Ito ang sinasabing pinanggalingan ng 2,000,000 toneladang ginto na ngayon ay pinag-uusapan. Ang kwento tungkol sa pamilya ay lalong sumikat nung lumabas ang isang empleyado ng World Bank na nagpapatunay na sobra sa 1,000,000 toneladang ginto ang pagmamay-ari ng dating Pangulong Marcos. Good evening. I'm your host, Karen Hudis, and this show is the 34th segment following up on a prayer of Ferdinand Marcos. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer who was the superior general of the Jesuits at the time, the world's international monetary gold reserves and other wealth into a trust for the benefit of humanity. Kung totoo ang salaysay at mayroong sobra sa 1,000,000 tonelada ng ginto ang Pilipinas, ito ay sasagip hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Mawawala ang kagutuman, may iwan ang gyera at magkakaroon ng malawakang kapayapaan. Magkano ang halaga ng mga ginto? Marami ang naniniwala sa salaysay ng babae dahil kung iisipin, mahirap namang pagdudaan ng dating empleyado dahil mismong World Bank na ang nagdeklara na siya nga ay dating nagtatrabaho sa naturang kumpanya. Bukod doon, pinaringan din ito ng kilusang bagong lipunan. Ayon sa KBL, taong 1934, pinahiram ng isa sa mga miyembro ng Filipino Royal Family sa Vatican ang 640,000 metric tons ng ginto. Ayon din sa pahayag ng matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na ibalik ang hiniram ng mga ginto sa Pilipinas at sa 670 na tonelada ang diniposito sa Central Bank at matapos ang kasunduan noon, taong 2005. Magkano na ngayon ang halaga ng mga naideposito? Ayon sa Monix.com, ang isang kilong purong gold bar ay may halagang $57,516 o mga 2.9 million pesos. Ang isang toneladang ginto ay may halagang $57.5 million o halos 3 bilyong piso. Ang 100 tons na ginto ay may halagang $5.7 billion o nasa halos 300 bilyong piso. Ang 100,000 tons na ginto ay may halagang $57.5 billion o nasa halos 3 trilyong piso. Lingid sa kalaman ng marami na ang lahat ng gold bars sa buong mundo ay umaabot lamang sa mga 166,000 tons. Kung totoo ang sinasabi ng kilusang bagong lipunan, ibig sabihin, matapos ang ikalawang digmang pandaigdig, halos 4 na beses ang dami ng idinipositong ginto sa Central Bank ng Pilipinas. Ang pahayag ng empleyado ng World Bank na sobra sa 1,000,000 tonelada ng ginto ang pagmamay-ari ng dating Pangulo ang ipamamana hindi lamang sa mga Pilipino, pati na rin sa buong mundo. Ibig sabihin, 6 na beses ang dami ng ginto ng sambahayan ng Pilipino kumpara sa ginto ng buong mundo. Ito ay may halagang $67.51 trillion at kung ipamamahagi ito sa bawat Pilipino, bawat isa sa atin ay tatanggap ng 24 million pesos.
Ipinahayag na mayroong 400,000 na toneladang ginto sa Central Bank ng Pilipinas sa kasalukuyan at 200,000 ang nasa Switzerland at marami ang nakabaon sa bansa natin mismo. Pinaringgan din ng babae ang sinabi ng mga naunang pahayag na ang pagdeposito sa mga ginto ay nasa ilalim ng pangalan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bagamat nakadokumento ang buong salaysay, mayroong paring mga naghihinala dito. Sa dahil lang ang mga nakasulat raw sa pahayagan ng Contract Phoenix Journal tungkol sa independent confirmation of the Philippine gold at ng kilusang bagong lipunan sa Untold Story of the Kingdoms of Mahalikans ay gawa-gawa lang daw ng mga loyalista upang linisin ang pangalan ng dating unang pamilya. Maharlika, di Maharlikan Legacy, di Maharlikan Island. Ito pong Maharlikang ito ay napag-usapan na nung mga nakaraang 70s. Pilipinas daw ay tinatawag na Maharlika bago pa dumating yung mga Espanyol. Isa pa rito ang kwento patungkol sa Filipino royal family na mula sa imperyo ng Mahapahit na hindi raw nakasulat sa kasaysayan ng bansang Indonesia ang pagdala ng tone-toneladang ginto sa Pilipinas at kung totoo daw na ang kayamanan ng royal family ay mula sa isla ng Java, nangangahulugan lang na ang tunay na may-ari ng mga ito ay ang mga mamamayan ng Indonesia. Paano ba malalaman ang katotohanan? Mas maiging itanong na lamang mismo sa angkan ng Mahapahit. Tiyak na magugulat ka sa maririnig mo. Sa kasalukuyan ay buhay pa ang Filipino royal family. Ang natitira na lamang na talagang heir ng mga Tagian, Talyano. Sabing may-ari ng tinatawag na OC1-4 o titulo. Ito naman, paano yung sa usapin ng Talyano, Tagian, paano napasa inyo ang titulo ng buong Pilipinas? Nag-file to kami ng land registration proceeding. Gregorio Araneta mandated us to clarify which among those properties owned by the Italianos. Great Britain recognized our right on our ancestral right other the dominion. The British governor Dawson Drake issued us what we so called the 01-4 protocol. Nung panahong yun, bukod sa Tagian, Talyano, may iba pa bang royal family? Wala na po. We were the only family that exists. Even Ra Sulaiman, Ra Lapu-Lapu, all these rajas, the bold Roman families. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Naniniwala ka ba sa Wealth for Humanity ng Pamilya Marcos? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.